So ito connected tayo do sa access point ko, pero no internet access. Tapos pag binuksan natin yung ating 10.0.0.1, hindi siya ma-access. Okay, so ito yung pinaka common na problema ng ating piece wife. Ganito kasi sir, bali, try natin mag-support online live para matuto kayo kung paano kayo magto-troubleshoot ng mga piece wifi nyo. Ito yung kit na in-order nila dati, tapos nasira. Yan. Okay, so ito yung pinadala. Okay, so yun yung mga kit namin. Pag nasisira, nire-request namin na ipadala yung ganito. So ito lang yung nire-request namin padala dito. Ang una kong ginagawa dito, binubuhay ko muna. Tapos, titingnan ko nga kung ano ang sira. Okay, so hindi ko agad nire-reflash. Kasi pag nire-reflash mo yan, hindi mo na nakita ko ano talaga yung original na sira. Late yung power. Ito muna ang galing ng PLDT. Para mas makita nyo pala ng ayos, lagyan natin ng access point. Itong USB to LAN na to, nakakabit to sa access point ko. Yan. Yan, okay. So, yung PLDT, ito, yung access point, ito. Yan. Tapos, pa-power on na natin. So, titingnan natin kung ano ba talaga ang trouble nito nung pinadala. Okay, ang sabi ng customer ay hindi daw nila ma-access yung portal. So, i-check na. Connect muna ako dito sa Tokay Gaming PC Wi-Fi. Tingnan natin kung obtaining IP address nga to. Yeah! Ayan, okay. So, kita nyo naman connected na agad. Hindi daw ma-access yung portal, kaso nung binuhay ko dito, pumasok agad. Mas maganda pa yung ano eh, yung pagbuhay ko sira eh, kaysa yung pagbuhay ko gumagana eh. But okay, eto na. Okay, sige, goods. Hindi nga ma-access, tama. Hindi nga ma-access yung kanyang 10.0.0.1. So nag-connected siya. Tingnan natin yung wifi niya. Okay, so as you can see here, connected, no internet access. Ano sabi? Tingnan natin, ang una nyong gagawin mga sir pala, pagka ganyan, tingnan nyo kung nakakuha ng IP address. So dito sa wifi icon ng cellphone nyo, tingnan nyo kung nakakuha ba talaga siya ng IP address doon sa inyong kit. Okay? So pag kinilik mo to, yeah, makikita mo yung details. Ngayon, scroll down ka, makikita mo, ayan o, may IP address. Okay, so nagbigay talaga ng IP address yung kit. So, gumagana yung DHCP server ng kit. Okay, so tama yan. 10.0.0.193. So, tama yan. So, it's possible talaga. Ang nangyari dito, it's possible na corrupted yung portal. Pagka ganyan, kailangan nyo nang i-reflash yung SD card. For reflashing po ito, ganito nga, yung 10.0.0.1 niya ay this site cannot be reached. Ito po ay for reflash na. Okay, so reflash na agad to. So ang gagawin natin, off muna natin tong kit. I-reflash na natin to. So papakita ko yung buong process ng reflash. Kung anong kailangan nyo gawin. So sa vendo nyo, patayin nyo muna. Ulugaliin nyo, patayin yung kit. Ayan. Tapos dito, ayan, kuhanin nyo yung SD card. Yeah, so bago kayo mag-reflash, make sure din na meron kayong kopya ng license. So yung mga binibigay naming kit, yan, nandito yung license code nila. So make sure na may kopya kayo ng license bago kayo mag-reflash. Oh, yan. Oh, kabit ko na. Kabit na natin tong ano, SD card dito sa card reader. Okay, so gamit yung inyong Balena Etcher. Ito. So, yung mga hindi sanay, yung hindi alam kung paano mag-reflash, i-check nyo lang yung aking YouTube channel. Yung beginner's guide, yung wifi ng bayan build, lahat yon may reflashing na guide. Ano? So, dito, ipakita ko muna sa inyo kung saan din na-download. Okay, so kunyari, wala talaga kang ano, kunyari, from scratch talaga, wala kayong file. Ano? So, punta kayo sa WB. Okay. So,
wbpysoft, yeah, wbpysoft.com. Yan. Dito kayo pupunta para kumuha ng image. Ano? So bago kayo mag-flash, syempre wala kayong image, diyan kayo pupunta. Okay. And then syempre Orange Pie yung board ko. Ito 'yun, Orange Pie. Sabi ko sa inyo, iingatan niyo yung makukuha niyo yung file dito. Kung Raspberry Pi yung makuha niyo, tapos Orange Pie yung board niyo, hindi yan gagana. So Orange Pie yung i-click niyo. Okay. And then magda-download na yan. Okay. So ngayon, hindi ko na i-download kasi meron na akong file na ganyan, no. So ngayon, balik tayo dito sa Balena Etcher. Okay. So, remove. Ito yung Balena Etcher natin. Nakita nyo naman to sa mga video ko dati, di ba? Click lang kayo ng flash from file. And then, hanapin nyo na yung file na dinownload nyo. Usually, nandun yun sa inyong downloads folder. Dito nyo yan makikita. Katulad nito, Adobe PySoft for, yan, ganyan. Pero yung sa akin kasi, nandito na sa G. Medyo hindi sunod-sunod yung step by step. Hindi, medyo magulo yung tutorial na to kasi live to eh. Okay, so kung naguguluhan kayo dito, you can go to my Pinoy Tech tutorial na beginner's guide kung paano mag-reflash. Okay, so dito talaga general lang, ipakikita ko lang sa inyo kung paano. So WB Orange, ayan, Wi-Fi ng bayan, Orange Pi, version 4, final, okay. OP, so yung word na OP, yan yung ibig sabihin niyan, ay yung Orange Pi, okay. So double click mo lang yan, select target. So ngayon, nakakonect na yung SD card natin. Okay, so yan na yung SD card natin, makikita nyo dito, siya na yun, yan na, generic. So yan na yung SD card, ito na yung Balena Etcher natin. So i-click mo lang yan para ma-select mo yung SD card, and then select, and then flash. By the way, pag na-flash pala kayo, make sure na tinitingnan nyo yung ito, dito sa Balena Etcher. Make sure na tinitingnan nyo itong flashing speed. Ito, yung 12 MB per second. Okay, so yan, pag bumaba yan sa 12 MB or sa 10 MB, like bumababa siya ng 8 or 7 or 9, it's possible na sira na yung SD card. Okay, so hindi nyo na, huwag nyo na siyang asahan na mag-o-okay pa siya. Okay, so lagi nyo titingnan yan at 12 MB pataas, okay pa yung SD card nyo. Ayan, tapos na tayo mag-flash. Okay, so ang gagawin natin, ikakabit na ulit natin doon sa board. Kasi tingnan natin kung mag-o-okay na, no. Kabit na natin siya dito. Okay, so ito na ulit yung SD card. Ayan. Saksak na ulit natin dito. Okay, ayan. And then, pwede na ulit natin siyang i-power on. Okay, so pag ganito, pagkakabit nyo ng SD card, lagi nyo i-check yung ilaw na yan. Okay. Kung umiilaw yan, ibig sabihin, tama yung file na finlash nyo. So, malaki yung chance na mag-okay na yung kit nyo pag umiilaw yan. Okay. Ikabit na pala natin itong USB tulan. Pinakamadali nyo maintindihan kasi itong pag naka-access point. Okay, so siguro okay na yan. Pwede na nating tingnan kung gagana na siya. Okay, so lipat lang ako dito sa 2K Gaming ko. Lipat lang ako dito. Tingnan natin kung mag-obtain yung IP address, kung mag-okay na siya. Ayun. Okay, diba? Ayan. Gumana na, diba? Ni-reflash lang natin, nag-okay na yung kit. Okay. So, ito yung pinaka-essential na dapat matutunan nyo. Reflashing. Kung marunong kayo mag-reflash, most likely, lagi nyo mame-maintain yung inyong piso wifi. Okay? Ayan. Ito yung pinadala din sa atin para i-repair, and yan, ni-reflash ko lang, nag-okay na, di ba? So ganun lang kadali. Di ba madali lang naman, di ba? Okay, so hindi na, pinadala pa yan sa atin from Caloocan, tapos i-reflash lang natin. So sayang, di ba? Kung sana, bumili lang kayo ng ganito.
bumili lang kayo ng sarili nyong card reader. Kung meron kayong piso wifi vending machine, dapat meron din kayong card reader. Kasi talagang nakukorap yung SD card, lalo na pag halimbawa nabigla ang brown out. Bigla ang brown out, pwede makorap yung SD card nyo. Tas yun, sira na, matitigil na yung inyong setup. Yan. So naayos na agad, wala na tayong ito troubleshoot niyan. Naayos na agad natin yung kit. So ipapadala ko na lang to dun sa nagpapa-repair. And yun. Yun nga ibig ko sabihin, sana matuto kayo mag-reflash para ito sana mapanood to nung ni Sir Bamba. Eh, ipipil natin si Sir Bamba, sabihin natin okay na. Okay na yung kit mo, sir.